Yo, what's up mga ka-techian? Ito mo kagin sa aking channel. Today's video ay gagawa tayo ng sana yung ano ko dito. Ano tayo, magpa-flash tayo ng OS dito sa NodMCU. Yan na gagamitin natin sa Vendo natin. Vendo kasi is nasira na yung pin niya, yung pin 3, kasi yung ibang pin. So pag naguhulog ka, hindi na siya nagka-count yung coins, yung pulse, hindi na siya nagsisend ng pulse. So naisipan ko, gagamitan ko siya ng multi-vendo o yung pagka magsisecond vendo ka, ito yung ginagamit guys. Ibang description ng video, siguro explain ko. So sa ngayon ay tuturuan ko yung paano mag-flash ng OS dito sa NodeMCU. Okay, gisa na natin guys. Siyempre, unang-una, mag-download muna kayo ng files mula sa pisofi.com.ph. So, ito yung driver niya. Bako lang, pakita ko lang sa inyo. Yan yung OS niya, NodeMCU Firmware. So, download nyo na yun guys. So, na-download ko na. Then, para gumana yung ano nyo, para mabasa ng PC nyo to, yung NodeMCU is, kailangan nyo mag-download ng CH34G driver. Yan. So, ilalagay ko sa description yung mga link na pagdadaludan nyo. Then, kung lalabas tong ganito guys, sa ano, kulang ng files, o kulang ng, may lalabas dito eh, UART driver ata yun. So, pag Windows 10 kayo ay, pag Windows 10 yun, ganito, tingnan nyo sa management, kailangan to guys, driver nyo to eh. So, punta kayo ng device manager, dito, isasalpak ko na to ha, papakita ko sa inyo dyan sa screen. Yan, tayo na mag-loading. So, sa ports, ito. Itong silicon slab, CP21X, USB2, UART bridge. Ay, nasa country siya. Okay, kanina nag-X yan kasi wala akong file. So, dinownload ko sa ano, lalagay ko rin sa description nyo guys yung kailangan yung files para doon. Itong link na to. Ilalagay ko dyan para ma-download nyo in case na kailangan nyo at kulang ng drivers. Kasi hindi yan magpa-flash pag kulang ng drivers. Okay, proceed na tayo dito sa ano, sa PY Flasher naman. I-download nyo rin sa Google PY Flasher version 4. Lalabas. Lalagay ko rin dyan sa description yung link para hindi na kayo mayroon ako. So dito na tayo, focus na tayo dito sa PY Flasher. Na-download ko na yun. Yan, so yun, NodeMCU PY Flasher version 4. So click nyo lang yan. Yan, lalabas ganito guys. So ang model ng akin is yung NodeMCU po model ng 8266. ESP8266. So pwede kong gamitin yung QIO o yung dual QIO. Yan, yung DIO o yung QIO. So gagamitin ko dito is dual IO DIO. Yan, so 11,5200 yung gagamitin ko. So dito i-click nyo yan, refresh, then nasa country yung ating ano. Kung hindi kayo sigurado kung saan nakalagay, select on nyo lang, first port expressive device. So yung files na dinownload nyo guys dun sa browser, itong OS na to, yung NodeMCU na to, so nasa download files na yan. Nasa download files. So ito na yung
NodMCU, dalawa po yan. Ito yung tinatawag na firmware. Okay, gamit ang PY flasher, ipa-flash natin dito sa nilagay natin NodMCU. So, click niyo yung browser, hanapin niyo yung firmware, yan, dinownload natin. Then, click niyo sa 11.5200, pwede rin dito, depende sa model ng NodMCU niyo. Pero yan lang yung ginagamit ko. So, click nyo lang yung flash mode. Mag-loading yan, guys. So, dito pala sa dalawa na to, pwede, kung walang laman, okay lang na no. Pero kung may laman, pwede mo yes, wipes all data. Hintayin mo lang na mag 100% yung nag-loading. Yan. Okay natin, guys, ah. Ito ang solution ko sa mga may sira na yung motherboards na hindi na pwede yung pin. So, sira na yung 3, yung 7, tsaka 11. So, pwede gagamit kayo ng multi-vendo o yung second vendo na wala ng motherboard pero ang gamit ko is NodeMCU. Okay, ibabahin natin yan para dito na kayo maglalagay ng pulse dito sa NodeMCU. Okay, yan sabi niya, firmware successfully flash. Unplug, replug, or reset device to switch back to normal boot mode. And guys, okay na yan. So, ganun lang mag-flash, guys, ng napakadali. So, sa susunod na video, guys, is tuturo ko naman is yung gamitin ng NodeMCU, ibabind natin dun sa Vendo. Sa next video, guys, abangan nyo. Gagawin nyo, guys, para makita nyo yung proper o yung tactics ko rin para mas mabilis. Okay, maraming salamat mga lords sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking video, click yung subscribe button and the notification bell para ma-notify ka, updated na, lagi updated sa mga bago kong video. Maraming salamat, God bless!